Ayon sa NBI, nagtayo siya ng criminal organizations sa Bureau of Corrections. Ayon sa panibagong nakaupo na Acting Director General diyan, si Gerald Bantag, ay napakaraming katiluwalian ang ginawa sa loob ng Bureau of Corrections. Yon ang mga kinagagalitan ko, hindi yung pagkatao ni Gerald Bantag. Wala akong pakialam sa pagkatao niya, sino ba siya? Diba? Yung mga ginawa niya ang kinagagalitan ko. Oh. Tapos ngayon, patitigilan nyo kami dito sa paghahayag ng katotohanan? Sasabihin nyo, fake news ang sinasabi namin? Aba, kung fake news ang sinasabi ko dito, sabihin mo na fake news ang mga pagbabalita. Fake news ba na inamin ni Bantag na siya'y nagmamayari ng isang sasakyan at 10 doon ay nasa gobyerno daw? Fake news ba na inamin ni Bantag na siya ay umuupa doon sa video na nakita kay Percy Lapid? Fake news ba na inamin ni Bantag na siya ay nag-alaga ng ahas at kabayo sa Bureau of Corrections? Fake news ba na nagpahukay si Bantag diyan sa Bureau of Corrections na abot po sa mahigit 1,000,000 metro kubiko na lupa? Fake news ba yun? Diba? Dalaga kayo, pagganahin nyo ang utak ninyo, hindi yung katangahan ninyo. Sabi dito sa balita, mga tol, Bantag files counter affidavit, denies everything. Ano pang i-expect natin? Tingnan nyo, lahat ginawa ni Bantag ng kampo nito para i-delay ang proseso. Pero ang sumatotal, eto, i-deny niya lang lahat ng kanyang mga allegasyon, lahat ng mga allegasyon laban sa kanya. Nag-file pa sila ng motion for inhibition, di ba? Nagbitiw ako ng salita. And I'm very pretty confident na hindi yan malilipat sa ombudsman. Kaya sabi ko, pagka nalipat sa ombudsman ang jurisdiction ng kasong murder ni Bantag, hindi ko na siya i-co-content. E alam ko kasi kung ano ang nasusulat sa batas kahit hindi ako abogado eh. Actually, medyo memorize ko nga yan, di sa pagmamayabang sa inyo. Ha? Oh, sinabi ko noon, hindi ako mag-vlog na sa kanya. Pero hindi matutupad kasi bakit? Hindi naman nalipat ang jurisdiction sa ombudsman na natila sa Department of Justice kasi yun ang tama. Eh ano ba yung mga grounds for motion for inhibition nitong si Bantag nyo? Alleged partiality ni Secretary Remulla at ng panel of prosecutors, saka yung lack of jurisdiction, lahat yung binasura. Ngayon, ito na, nag-file na siya ng counter affidavit. Sabi dito sa balita, oh, fake news ba ito? Balita ito. Paano magiging fake news? Mainstream media, kinukunan natin ang balita. Hindi naman ito, gawa-gawa lang naman. Simula nung nag-vlog ako kay Gerald Bantag, nung siya ay inakusahan noong October at sinampahan properly ng kaso noong November 7, lahat ng sinabi ko dito nakaayon sa balita. Walang gawa-gawa doon. Kung hindi man nakaayon sa balita, sinabi mismo ng ating Secretary of Justice. Saan ang fake news doon? Saan ang fake news na sinabi ng ating Secretary of Justice na pinapalitan na itong si Director General Bantag nyo? Ng bagong Director General na si Gregorio Katapang. And after a while, kinlarify niya. And after a while din sa akin, sa sumunod na live streaming, kinlarify ko rin. O nasa ng fake news doon? E nakabase lang naman ako sinasabi ng ating otoridad. Manila, former Bureau of Corrections, Bucor Director General, Gerald Bantag. O, ang sarap pakinggan, di ba? Former! Hindi na siya tinatawag na preventively suspended. Ang ayon na sa balita, former dati. O, sabihin nyo, fake news na naman yan. Tingnan nyo ang SMNI, di ba? Hindi nagpe-fake news. Ayon sa inyo ang SMNI, kakampi nyo kasi yon. Ano ang balita ng SMNI? Nakalagay na rin doon. Dating Director General, Gerald Bantag. Pero ako, Gerald Bantag lang tawag natin na rito. Nag-file na po siya ng counter affidavit sa Department of Justice at formally pinapabulaanan niya ang mga alegasyon na siya po ay may kaugnayan sa pagpapapatay kay Percy Lapid o sa tunay na buhay Percival Mabasa at sa persons deprived of liberty na si Cristito Villamor o mas kilala po natin sa pangalang June Villamor. Sa pagpapile ng kanyang counter affidavit bilang depensa, ito ngayon ay mareresolba na ng panel of prosecutions. Tinatagalog ko na lang po yung balita para mas maintindihan po ninyo, lalo yung tanga dyan na nanonood po sa atin. Baka kung sakaling Tagalog, maunawaan mo na at yung katangahan mo, mawala na.
Okay? Sa formal na pagpapail niya ng kanyang counter affidavit bilang depensa, ito po ay mareresolba na ng panel of prosecutions na magde-decide nga po kung ito po ba ay iaakyat sa korte o i-dismiss. Pero 99.9% naniniwala ako na ito ay aakyat sa korte. Ito po ay merong 42 pahina na counter affidavit at dito paulit-ulit na sinabi nitong si Bantag na ang Department of Justice ay wala raw jurisdiction sa kanyang kaso. At ito daw po ay dapat na sa Office of the Ombudsman para mag-imbestiga at mag-decide kung magpapail po ba ito ng kaso sa Sandigan Bayan. Bilang Director General, si Bantag ay mayroong salary grade 30. At ayon po sa kanya, I quote, English natin kasi quote ito eh, "It is the Ombudsman which has primary jurisdiction over the cases cognizable by the Sandigan Bayan. And in the exercise of his primary jurisdiction, it may take over at any stage from any investigatory agency or government," end quote. Oh. Pero yan po ay binasura ng panel of prosecutors. Sabi pa dito ni Bantag, pinabulaan na niya ang claim daw po ng prosecution na inutos niya ang pagpapatay dito kay Cristito Palana Villamor o June Villamor, na sinasabi nga po ng mga investigador na yan po ay kanyang kinalakal. Ano? Tama ba yung salita? Kinalakal. Yung kinuha ang serbisyo para ipapatay itong si Mabasa, ano, sa May Las Piñas noong October 3, 2022. Sinabi pa ni Bantag na inconsistent daw po ang ano ko ba ita-translate itong Mick Lampchuri. Ang pagkatao o integridad nito pong si Cristito Villamor ay hindi po mabuti kasi meron po itong criminal record. At sinasabi daw po na ito daw po ay convicted sa murder. Pinalalabas nila, in other words, na ito po ay walang integridad at hindi dapat paniwalaan. Dinagdag pa niya na ang claim daw po ng prosecution na si Villamor ay nakapagmensahe pa daw po sa kanyang kapatid na si Cristita Amago ng mga pananakot sa kanyang buhay. At ito daw po ay hindi maaaring mangyari. I quote, "At any rate, did not confiscate the mobile phone of Villamor so that he would report anything to anyone." End quote. Ang dating Bucor chief ay idinagdag pa na ang mga alegasyon daw po sa kanya ay puro inconsistencies. Ibig sabihin, magkakaiba ang naging pahayag ng mga whistleblower o yung mga testigo. Katulad po ni Joel Escorial at saka yung kanyang extrajudicial confession, yung statement at saka yung kanyang extrajudicial confession na siya daw po ay nagpaputok point blank, ibig sabihin malapitan ng 3 beses sa o dito kay Lapid sa labas po ng kanyang Innova nang ito po ay nagmamaneho. Pinunto pa nitong si Bantag na 2 lang daw po ang tama ng bala doon po sa bintana. Okay? At 2 empty fired cartridges lang daw po at fired bullets ang nakuha. I quote, sabi po niya, "This show plain inconsistency of evidence and clear use of dissemblance or deceit by Escorial." Yan po ang paniniwala. Hindi daw po nagtugma ang pahayag at sa ebidensya, kaya ipinapakita lang daw po ito na kasinungalingan ito nitong si Escorial, yung gunman, si Joel Escorial. Sinabi pa nitong si Bantag na wala daw pong ballistic examination report ang naisumite ng prosecution at ang .45 caliber pistol daw po ay hindi naman ginamit at sinurrender ni Escorial na na-tested positive po gumamit ng nabanggit na baril. Yan po ang claim niya. Kasi on the other hand, iba po ang sinasabi ng NBI dito. Lahat po ng mga sinasabi niya rito,
is kabaligtaran sa mga sinasabi ng NBI ayon sa kanilang investigasyon. Sabi pa ni Bantag, I quote, Percy Lapid would have logically sustained 3 bullet wounds if Escorial shot him point blank. However, the medico-legal autopsy report does not show such fact since only its front page has been submitted. Oh, yun yung claim niya. Ano? Yung mga ebidensya daw po na sinumite sa prosecution ng NBI ay hindi daw po consistent. Okay? At meanwhile, sinabi po ng kanyang abogado na si Attorney Rocky Balisong na sila po ay dadalhin ito, maaaring dalhin po nila ito sa Court of Appeals as we have predicted. Ano? Following the prosecution's panel's decisions not to inhibit. Yun naman po yung predictions natin eh. Na the result of the junking of motion of inhibition by Bantag will resort his camp to seek relief sa Court of Appeals. Pero parang dinedelay pa nila. Probably kapag ka naglabas ng resolusyon ang ating prosecution. At ang nakikita ko dito, hindi ako abogado pero alam ko po itong sinasabi ko. Hindi po ito legal na opinion, ordinaryong opinion lamang bilang isang criminologist. Ang nakikita ko dito is that paglabas ng resolution, aakyat sila sa Court of Appeals or probably iakyat nila sa Korte Suprema muna para mag-file po sila ng TRO, temporary restraining order, para i-prohibit yung actions ng prosecutor to file the information sa korte, which I believe hindi igagrant ng Korte Suprema. After junking the same, kung sakali na gano'n, na basura na ng Korte Suprema, i-re-raise naman nila yung issue sa Court of Appeals through writ of certiorari. A legal remedy stated under the rules of court, particularly in Article 45 and 62 ng nabanggit po na rules of court. Kung mali ako sa mga rules na aking binanggit, eh pagpaumanin nyo na lang sapagkat ako po ay hindi isang abogado. But the writ of certiorari is a legal remedy to question the alleged grave abuse of discretion by the prosecutor which amounts to lack of jurisdiction. Ano ba ang ibig sabihin ng mga sinasabi ko? Merong pang-aabuso sa nagawa ng prosecutor sa kanilang otoridad at dahil po sa abuso, sa pang-aabuso na yan ng kanilang jurisdiction o ng kanilang authority, ito ngayon ay magre-resulta sa kawalan po nila ng jurisdiction doon po sa kaso. Yon yung mga possible arguments ng kanyang abogado na gagawin po dito. And most definitely, hindi po yun mangyayari, mga tol. What will happen now dito po sa kaso ni Gerald Bantag? It will proceed accordingly, syempre, without resorting to violations of due process afforded to him. Ibinigay naman sa kanya na lahat. Salamat. Ang panel of prosecutor, pinakinggan na rin, finally, ang kampo ng mga mabasa. Now, kapag ka nailabas na ang resolution after 10 days or maybe within 10 days or after 10 days, information will be filed sa korte. Kasi pagka nakitaan ng probable cause, information yan. Ano ba ang ibig sabihin ng information? Mababasa nyo po yan sa rules of court. Ano? Simply defined an accusation in writing charging a person with an offense and filed with the court. Ano? Akusasyon na sinulat at inaakusahan ang isang tao at isinampa sa korte. Yun po yung information. Ngayon, upon receipt of the information, the court will determine whether there is probable cause to issue warrant of arrest for the arrest of Gerald Bantag. As we have stated earlier sa ating live streaming sa una, dalawang uri kasi ang determination ng probable cause. The executive determination of probable cause, which done by the prosecutor, dahil sila po ay belong sa ehekutibo, kaya nga executive determination of probable cause, while the other one is the determination of probable cause by the judiciary, the court. Therefore,
Ito po ay tinatawag na judicial determination of probable cause. Bakit ba may judicial determination of probable cause for purposes of issuance of warrant of arrest? Bakit? Para hindi malabag ang karapatan po nitong si Gerald Bantag as stated under 1987 Constitution. In Article 3, Section 2, nakalagay po dito sa Bill of Rights, the right of the people on their persons to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any other purpose shall be inviolable. Pag sinabing shall be inviolable, hindi po ito pwedeng labagin ng kahit sino, not even the government. Otherwise, there could be an arbitrary action by the government. Kapag ka-arbitrary action ng gobyerno, eh ano po ang papasok doon? Siyempre, pagka inaresto mo, makukulong, arbitrary detention. Di ba? Pagka arbitrary detention na ang pag-uusapan, unlawful arrest yung nangyari. Pero since public officer ang gumawa, hindi mo siya pwedeng sampahan ng unlawful arrest kung di arbitrary detention as stated under the revised penal code. Article 3, Article 124. Ano ang sinasabi sa Article 124? Pakita ko po sa inyo para hindi tayo fake news, kayong mga basher. Huwag kasi kayong mga tanga. Sabi dito sa Article 124, arbitrary detention, any public officer or employee who, without legal grounds, detains a person shall suffer the penalty of blah, blah, blah. Without legal grounds. In this particular article, there are three legal grounds in order for a public officer to detain a person. Unang-una po dyan, crime commission. Pangalawa, violent insanity. Ikatlo, communicable diseases. Nitong nakaraang pandemya, di ba? Ang daming ni-restraint ang kanilang liberty in the meantime kasi lumabag sila sa health protocol. Lockdown eh. Tapos labas ka ng labas, gumagana ang nakakahawang sakit, arestuhin ka ng pulis at ikukulong ka. At depende na rin sa kanila kung sinampan nila ng kaso yun o hindi. Kapag ka mayroong isang baliw na nagagala po dyan at nakakapanakit, nakakasira ng property, pwede po yung arestuhin at dalhin sa health confinement o sa mental facility at doon po siya ikulong at gamutin. Pero dito, in this case, crime commission, allegedly ginawa ni Gerald Bantag but not in the case of warrantless arrest. Kasi yung warrantless arrest, ito yung mga pagkakataon ng isang tao na kagawa ng krimen na nahuli sa akto. Ano ba yung mga nahuli sa akto? Caught in the act in flagrante delicto. In your presence, a person who commits crime or about to commit crime or is attempting to or is has committed a crime. Yung ikalawa, yung tinatawag na hot pursuit. Merong elements na kailangan. There should be a personal knowledge. Ano? A reasonable or a personal knowledge meaning through your senses, limang senses, sense of sight, sense of hearing, sense of smell, blah, 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 nalaman mo na merong nangyaring krimen at nakatakas yung suspect pero pwede mong arestuhin yon because merong kang personal knowledge doon sa ina-allowed ng batas po natin na oras, ano, considerable time para mo siya ma-aresto. Otherwise, magpapol na lamang yun sa regular filing. Yung ikatlo, pinakamadali. Yung pagtakas ng mga bilanggo, ng mga arestado. Wala nang kinakailangang warrant of arrest para arestuhin mo, whether you are a public officer or you are a private citizen. But actually, anim yun eh. Pero hindi na natin i-discuss yung anim kasi masyadong technical yon. Ngayon, going back dito sa ating binabasa na karapatan nitong si Gerald Bantag, no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause. Yun na po yun. Judicial determinations of probable cause. Eh sino ba ang magde-determine ng judicial determinations of probable cause? Siyempre, ang husgado.
ang judge. To be determined personally by the judge, ang Regional Trial Court ng Las Piñas, ang Regional Trial Court ng Mutinlupa, kung saan isasampa ang murder case ni Percy Lapid at saka ni John Villamor respectively. Sila ang magde-decide kung i-issuean ba ng warrant of arrest. Paano? Siyempre, under examination. Ano? Through examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses that the law enforcement may produce. And of course, ito naman, describing the place to be searched and the persons or things to be seized, applicable na yon sa search warrant. In short, mga tol, ang pangyayari dito kay Gerald Bantag, binigay sa kanya lahat ng nararapat na due process. Oh, ang huling katanungan, kailan malalabas ang warrant of arrest ni Gerald Bantag? Hindi ko alam ang tamang kasagutan kasi depende yan sa aksyon ng korte. Pero bibigyan ko kayo ng timeline. Tingin ko by March lalabas ang warrant of arrest dito kay Gerald Bantag kung hindi nila i-delay ang proseso. Kung hindi nila kukwestiyonin ang desisyon ng prosecutor sa Court of Appeals nor humingi sila ng TRO sa Korte Suprema. Tingin ko by March lalabas po yan. Kaya by March makikita na natin si Gerald Bantag na kaganoon na yan. No? No? Nakaposas na. Pero dapat dito posasan sa likod yan. Kasi mapanganib. Dahil ito, kung totoo ang sinasabi ng NBI ayon sa mga ebidensya nila, mamamatay tao po itong si Gerald Bantag. Yan kasi ang sinasabi ng NBI sa PNP. Hindi ako nagsabi niyan. Kaya bakit kayo magagalit sa akin? Di ba? Ngayon, kung kine-question nyo, ang kaalaman ko dito, maghanap muna kayo ng magpipit sa utak ko na isang vlogger para questionin ako dito. Kasi kung ilalatag nyo lang sa akin, kahit si Banat Bay, hindi uubra sa akin sa argumento yon, hindi sa pagmamayabang sa inyo. Sabihin nyo sa kanya, lalamunin ko siya ng buo dito kay Gerald Bantag pagdating sa argumento dito. Yung nakalaban ko sa, akala ko, debate, na si Traveler's Brother, Brother's Traveler ba yun? Hindi niya naman ako nilabanan ng debate. Hindi debate yung nilatag niya dito sa programa natin kung hindi akusasyon sa akin na ako ay peddling ng fake news. Pero bilang pagrespeto sa kanya dahil umaksyat siya dito sa aking programa, pinagbigyan ko siya na akusahan niya ako. Oh. Ngayon, yung mga tatanga-tanga na tagahanga ni Bantag, paniwalang paniwala sa kanya na ako daw po ay napahiya doon sa argumento namin. Eh, hindi ko napapatulan yun. Ano? Kasi sabi nga, mahirap makipag-usap sa isang tanga dahil magmumukha ka lang din tanga. Oh. Ngayon, kung sino man sa inyo, narinig ko kahapon sa kagabi sa live streaming ni Attorney o ni Engineer Toto Kausing na willing siya to have a friendly arguments about this topic. Dapat ganun. Hindi magbabato kayo ng akusasyon. Let us talk about this case. Kung sinasabi nyo na walang ebidensya ang nag-aakusa kay Bantag, pag-usapan natin publicly. Pwede pa naman natin pag-usapan yan eh. Kasi wala pa sa korte. Walang sub judice rule na tinatawag. Ano ba yung sub judice rule? Ang sub judice rule is bound within parties. Like for example, the prosecution and the defense. They should not talk the case, the merit of the case, sa public. But pwedeng pag-usapan, but not necessarily digging in the merit of the case. In general, pwedeng pag-usapan ano ba yung murder, ano ba ang evidence. Pero yung ididig mo deeper, ano ba yung evidence laban kay Gerald Bantag? Appreciable ba ito as a proof, as evidence? Maaari bang makonvict dito beyond reasonable doubt si Bantag? Kapag ka nasa korte na yon, hindi na natin pwedeng pag-usapan yon. Pero hanggat wala sa korte, pwede natin pag-usapan yon. Ha? Oh. Sana palawakin ninyo mga isip ninyo, mga supporter ni Bantag, hindi yung pinapagana nyo yung galit nyo palagi, kaya nabubulag kayo sa inyong paniniwala eh. Ano? Bulag na bulag kayo, ang daming mga fake news peddler sa inyo. Hindi kami ang fake news peddler. Kayo, lalong-lalo na yung mga supporter nitong si Gerald Bantag na vlogger, kung ano-ano ang mga sinasabi sa kanilang thumbnail. Oh. Hindi nyo ba naiisip noon
na you could have violated a particular law that is unlawful publications, ano, that is fake news. Saan nyo makikita yung sa revised penal code? Puntahan natin ang revised penal code para hindi ko kayo tinatakot. Sabi sa revised penal code, unlawful publication, sa Article 1.7, tingnan natin ha, at ako'y medyo nakakalimot na. Tingnan natin kung saan banda yon. Eto. Saan ba banda rito yon? Nakalimutan ko yung article bigla eh. Pero hanapin natin, total, hindi naman tayo nagmamadali dito. Falsification, false medical certificate, using false certificate, other falsities, the legal use, that is 179. Saan ba yung unlawful publications dito? Nawala ako ah. 1-4. Simulan natin sa 1-4. Pero hindi eh. Kasi crimes against public officer. Ito, 154. Diba? Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. 154. Highway 54. Para hindi ko makalimutan, i-relate ko sa EDSA. Highway 54. 154. O, itong Article 154 is unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Yung ginagawa ng mga vlogger ni Bantag, ang pagta-thumbnail na si Remulla daw po ay isang ganito, ganyan, could be amounting to unlawful use of means of publication or even libel. Ano? Kaya mag-isip-isip kayo, ha? Hindi porket hindi kayo pinapatulan ni Gerald Bantag, e immune na kayo sa ani Secretary Remulla, immune na kayo sa kaso. Aba, pro-BBM vlogger nga eh. Convicted eh. Sa paglabag sa Republic Act 11313, the Safe Spaces Act of 2019. Maka-BBM yun, ha? Hindi kinampihan. Kayo pa kaya na mga anti-BBM ngayon? Pag kayo nasampuhan ng kaso, ewan ko lang, iyak kayo. Lalong-lalo na baka magresulta yan sa pagkaka-down pa ng channel ninyo dahil sa mga fake news na pinagagagawa ninyo. Ngayon, kung sinasabihan niyo ako ng fake news dito, simple lang naman. Sampahan niyo ako ng kaso. Article 154. O, tandaan niyo ha, para hindi niyo rin makakalimutan, ang EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, ang tawag before dyan is Highway 54, ang pangunahing kalsada sa ating bansa. That is why hindi niyo dapat makalimutan. Ang tawag dyan sa pagre-review, memory aid. Ia-associate mo ang mga nire-review mo from persons, places, or things nang sa ganun hindi mo nakakalimutan ito. Naalala niyo yung Slumdog Millionaire na pelikula? Although that is fiction lamang. Slumdog Millionaire, yung nanalo doon sa Who Wants to be a Millionaire, yung kandidato. Lahat ng mga kasagutan is associated sa kanyang karanasan. Kaya hindi niya nakakalimutan. Tinanong yung isang question about sa barrel, eh, ipinutok doon sa kasama niya using pillows, yung revolver. O, di ba? Ganun lang yon para hindi kayo nakakalimut. Kaya huwag kayong mga tanga. Ha? Pasok pa kayo ng pasok dito sa programa ko. Tanggol pa kayo ng tanggol kay Gerald Bantag. Eh sabi ko nga, hindi ako galit kay Gerald Bantag. Galit ako sa ginawa niya. Kung totoo yung sinasabi ng NBI, pero pinaniniwalaan ko yung investigasyon ng NBI. This is not personal kay Gerald Bantag. It is more on seeking justice for Percy Lapid, who got dead because of Gerald Bantag. Allegedly, inutos niya ang pagpapapatay kay Percy Lapid. Ngayon, pabulaan na nila yan sa korte. Kasi inaakusahan sila eh. Ang nag-aakusa ang magpapatunay kung totoo ba yung kanilang sinasabi o hindi. Kaya huwag kayong mag-alala, mga Bantag panatiko. Kung talagang mahina ang ebidensya, o katulad si Macanas, Bantag panatiko yon, huwag kayong mag-alala na makukonvict itong si Gerald Bantag. Sa huli, mapapahiya kami. Kasi naniwala kami sa NBI. O, di ba dapat ikatuwa niyo yun? O. Anyways, mga tol, yan lang naman ang ating maikling talakayan. Sana kahit paano,
Marami po kayong natutunan sa ating naging maikling talakayan sa oras na ito about Yaral Bantag. E kung hindi pa po kayo naka-follow sa Top 1 Updates, mag-follow po sana kayo dito sa Top 1 Updates. Sisikapin ko po itong ma-monetize nang lalong magalit sa akin ang mga basher ko. Kasi sabi nila, pa-monetize.